naman kayong lahat. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog. As in, mag-iisang buwan yata ako na hindi nakapag-vlog. Kaya, pagpasensyahan nyo na. Itong vlog na to is a sit-down vlog. Kasi syempre, nag-aalala ako kasi ang tagal ko na talagang hindi nakapag-upload ng video. Kasi nga, sa mga nakakaalam, kung nanonood kayo ng mga videos ko nung noon pa, nasaksihan nyo siguro or na-witness nyo siguro kung paano ako nag-start sa aking school. Kasi nga, alam nyo naman na apart from sa aking access course, nag-aaral din ako ng maths. Dibdiban talaga yung pag-aaral na kailangan kasi both kailangan kong ipasa. Natapos na yung aking limang assessment kasi sunod-sunod po yun. Every week meron po akong assessment. So imagine parang isang buwan at isang linggo, diba, yung aking assessment. Every week, mahirap po talaga, nahirapan ako kasi ganun kataasan yung grade ko na mga naging scores ko. So yun, bakit ba hindi ako nakapag-vlog ng matagal? Ang daming nangyari, as in, unang balita. Nalulungkot ako unang-una Kabsat kasi syempre, ang aking YouTube channel, ang ating YouTube channel ay nakita nyo naman na pababa na siya. Sa mga nakakaalam po, nag-start ako ng YouTube ko. It was 2019. Start ako mag-vlog kasi iniisip ko, gusto ko, habang lumalakas si Neriah, meron akong diary. Kumbaga, meron akong mga keep ba na videos for her. And then in a year's time, makita niyo yung sarili kung paano ba yung progress niya as a child. Nalulungkot ako kasi syempre, pababa na siya, napabayaan ko talaga siya ng sobra. Kasi nga, nag-focus ako sa aking maths, sa aking pag-aaral kasi kailangan dibdiban pong pag-aaral eh, hindi siya basta-basta. And hindi ko talaga siya ma-manage ng maayos kasi meron akong Neriah, 'di ba? Unlike kasi kung wala kang anak at nag-aaral ka, kaya mo talaga siya maski paano maisisingit mo yung pag-edit, ganyan. Pero kasi as a mother, as a wife, mahirap po. Mahirap talaga. Kaya, isinantabi ko po yung pagbablog and nakita ko talaga na si YouTube, pababa na rin siya. And nalulungkot ako kasi syempre, ano to eh, tag na ito, na pinaghirapan ko din siya for almost 2 years. Pinaghirapan ko din siya na i-build up ba yung community na meron ako ngayon, which is kayo, Kabsat. Kaya sa mga nang iwan at sa patuloy na nag-aabang, maraming salamat po na hindi nyo ako iniwan. And pipilitin ko, sisikapin ko po na makapag-upload na kahit isang beses lang sa isang linggo. Para naman sa ganun, hatakin ulit ako ni YouTube pataas. Pangalawang balita, hindi na po ako nagtatrabaho as a caregiver. Give up ko po siya kasi advice din po ng aking asawa. Siyempre, kailangan kong respetuhin kung ano yung gusto ng aking asawa. Kasi, along with that, meron pa naman akong isang trabaho, which is yung sa Lidl. Hindi ko po give up yung Lidl ko. Sabi naman ni Schubert, dahil meron ka pa namang Lidl, which is 4 hours a week yung aking Lidl, Kabsat. So, yung 4 hours a week, wala. Wala talaga akong sahod. So, sobrang laki ng sacrifice. Financially, malaki talaga yung sakripisyo ko kasi dito sa pag-aaral ko. And apart from that, yung pangatlo, ang daming mga ganap. May mga ganap din sa Pilipinas, family matters, ganyan. So, nagpahinga ako ng konti. Hindi ko, sabi ko, kailangan kong i-rest yung aking pag-iisip, i-rest yung aking nararamdaman. Kasi syempre, nakaka-stress, diba? Bukod sa pag-aaral, as a nanay, diba? Tapos, bilang kapatid din sa Pilipinas. So, madami akong iniisip. Kaya, sabi ko, magpapahinga muna ako ng konti. So, nagpahinga nga ako. Isang buwan nga ako nagpahinga. So, isang buwan ako nawala, Kabsat. Nakita niyo naman. And, salamat sa mga hindi nang iwan. Alam niyo, namimiss ko. Namimiss kong mag-vlog. Namimiss ko ang YouTube, sa totoo lang. Kaya lang, syempre, mas importante, piliin natin yung mas importante. Yung alam mo na mag-benefit sa'yo in a long run. Ang pag-YouTube kasi, Kabsat,
hindi ko siya nakikitaan ng forever. Kasi hindi naman tayo artista ba na marami tayong mga ano, kung marami tayong mag-google na community or mapapalaki yung community mo. Ang pag-YouTube hindi ganun. So, and ang YouTube hindi siya nag-base sa kung gaano kadami ang subscribers mo. Kasi may nag-suggest sa akin na friend na bakit hindi na lang daw ako mag-full-time as a YouTuber. Nako, hindi. Kasi ang YouTube, nag-base siya based sa views at hindi sa subscribers. So, ayun. Pinili ko pa rin yung pag-aaral kasi iniisip ko yung future at saka yung para sa pamilya ko din sa Pilipinas. Kasi, although, naiiyak ako. Although nakapag-aral naman tayo sa Pilipinas, mahirap kasi pag nandito ka sa abroad without qualification. Kung hindi ka skilled, mahirap dito sa abroad. Kung gusto mo talaga ng maayos na trabaho. Ako naman, wala naman din akong ano sa trabaho ko. Kaya lang, naisip ko kasi, habang maliit pa si Neriah, kailangan makapag-build ako ng foundation, strong foundation para kay Neriah, sa future ni Neriah. At hindi lang yun, syempre, para na rin sa pamilya ko sa Pinas. Diba? Kasi, ano man yung meron ako, meron kami ditong mag-asawa, ini-extend ko yun. Ini-extend namin yun sa pamilya ko sa Pinas. Ganun ko. Pahalagan yung pamilya ko sa Pinas. Anyway, ayan, so maraming salamat sa mga nagtatanong talaga kung kumusta ako. Mabuti po ako. Maganap. Ayan, wala na akong pasok sa aking maths kasi natapos na yung aking exams, 5 assessments. So mag-aantay na lang kami hanggang August 12. August 12 po yung release ng aming grades. And sa akin na mga access course, meron pa akong biology na lang yung natira. Meron na lang kaming tatlong assignments na natitira sa biology. And matatapos na rin kami. So, by July. I think July matatapos yung aming session sa aking access course. So, ayan yung mga nangyari, Kabsat. Habang ako ay hindi nyo nakikita sa mga videos, yan po yung mga nangyari. And maraming salamat sa mga regular viewers ko. Kay Ma'am Erna Concepcion. Kay sa Ilocano in India Vlogs. Ayan. Regular viewer ko na din siya. Nagbablog din siya, Kabsat. Kay Ma'am KC. Ayan. KC. Ayan. Ang ganda nito. Kay Ma'am KC. Ayan yung mga regular viewers ko. Kay Ading Hainalin Rosales. Lagi yan. Regular viewer ko yan lagi. Si Miss Nin Marie. Sino pa? Si Ma'am Ruby De La Rosa. Kay Ma'am Virginia Halawi. Regular viewer ko yan from the beginning. Naandyan siya for me. Kay Ma'am Priscilla Mabanta. Kay It's Yumi Chin. Ayan, mga regular viewers ko. Maraming salamat sa inyo. So, hindi ko po nabanggit yung mga iba. Babanggitin ko ulit next week. Kasi kailangan ko mag-recall. Kasi ang daming mga comments na hindi ko na-replyan. So, maraming salamat po sa inyong lahat, Kakabsat. Babalitaan ko kayo ulit at hindi ko maipapangako pero pipilitin ko sa abot ng aking makakaya, pipilitin ko na makapag-upload ako ng isang video sa isang linggo. So maraming salamat, Kabsat. Wish me success sa aking grades. At kapag natapos na to, ipapangako ko sa inyo na makapag-upload ako ng maganda-gandang video. Maraming salamat, Kabsat. I'll see you. Mag-ingat palagi.